Welcome back sa Buhok Gaming. So guys, sa episode na ito, pag-uusapan natin yung limang mindset kung bakit feeling mo hindi ka pa mayaman, feeling mo hindi ka pa umaasenso. Okay, natural lang yan guys. Actually, baka mamaya itong mindset na to is meron ka din. So ibubunyag natin lahat yan para at least makaiwas ka dito. So anyway, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, wait na lang muna ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagay-bagay na pwede nating pagkakitaan. So right now, pag-uusapan natin guys kung ano ba tong limang mindset na maaaring nakakapigil sa pag-asenso mo, sa pag-asenso nyo. So meron kasi minsan, okay, or alos madalas, no, hindi natin alam na meron pala tayong ganitong mindset na kung maiisipin is negative na pala, hindi na pala maganda. Ito pala yung nagiging reason kung bakit na hindi mo maabot o hindi ka maka-timing sa mga opportunity. So before natin, bago natin simulan, no, yung limang mindset na pumipigil sa'yo, meron naman din mindset na mas nakakatulong sa'yo. So meron tayong simpleng mindset lang. Syempre, yung unang-una dyan is, diba, syempre yung personal growth. Syempre, sino ba naman yung may ayaw ng personal growth? Para sa akin guys, no, yung personal growth, ayan yung pinakamagandang investment na pwede mong gawin para sa sarili mo. Okay, syempre, unang-una sa lahat guys, no, walang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo. And kung mismo yung sarili mo, hindi mo kayang alagaan, mismo yung sarili mo, hindi mo kayang i-develop, paano mo pa may isip na magkaroon ng lakas ng loob, no, para yung iba din is matulungan mo. Syempre, magsisimula lahat yan sa personal growth. And syempre, yung pangalawa dyan is para sa future mo. Syempre, lahat naman ng ginagawa natin today, lahat naman ng ginagawa natin in this very moment is para lahat yan, para sa future. Syempre, sino ba naman yung gustong umasenso na hindi inaisip yung para sa future? So, lahat-lahat lang guys, nagre-revolve para sa future natin. Ayun yung mga tamang mindset. And then siguro, yung pangatlo, is syempre, para sa family natin, di ba? Ayun din yung mga inspirasyon natin. Kumbaga, bakit tayo pumapasok sa trabaho? Bakit tayo nag-overtime? Okay, bakit tayo pumupunta traffic, umuuwi ng umuulan, pumapasok ng maaraw? Syempre, lahat yan para sa family natin, para sa mga magulang, para sa mga asawa, sa anak natin, di ba? Ayan yung mga nagre-revolves sa mga positive mindset. Kung meron kang ganyang mindset, aba, nasa tamang direction ka. Pero pag meron kang mga mindset na makakapigil sa'yo, ano-ano ba tong mga mindset na to? Unahin na agad natin guys, no? Nakalagay na yan sa likod ko. Ayan yung number one, negative mindset. Okay, ayan ang pinaka number one na pipigil sa'yo para umasenso, para yumaman ka. Pag may negative mindset ka, unang-una sa lahat guys, wala pa, pinaplano mo pa lang. Since meron kang negative mindset, asahan mo hindi ka natutuloy, asahan mo hindi mo na ititake yung first step. Napaka-importante ng first step sa lahat ng bagay. Okay, once na hindi mo ginawa yung first step, kahit napakaganda ng pangarap mo pero may negative mindset ka, asahan mo walang mangyayari sa'yo. Kung nasaan ka ngayon, hindi ka magkakaroon ng growth, hindi ka magkakaroon ng potential network, which is makikita mo lang yan pag nag-explore ka. Pero yun nga, may negative mindset ka, okay? Bago mo palang simulan, iniisip mo na ano, baka hindi mag-ano yan, baka hindi magtuloy yan, baka maliit yung kita dyan, baka hindi ako matanggap dyan, baka mamaya pag nag-apply ako dyan, magsara yung kumpanya, baka mamaya pag na-promote ako dyan, wala din mangyayari. Yung mga ganong bagay guys, negative mindset, hindi maganda para sa'yo. So kung meron kang ganyang negative mindset, ialisin mo na yan. Okay, kung kaya mong alisin, make a few adjustment, make few practice, alisin mo yung negative mindset na yan kasi yan yung mismong hahawak sa'yo para hindi ka makamove forward, para hindi mo matake yung first step mo. Kaya nilagay ko sa number one yung negative mindset, and kahit ako guys, yan yung iniisip ko lagi. Okay, kaya nakalagay yan. Pag may namong problema ako, tinitignan ko lang lagi itong nakalagay dito sa background natin, no? Negative mindset will never give you a positive life. Okay, totoo yan guys, marami na nagpatunan yan. Alright? And syempre, yung pangalawa naman na pumipigil sa pag-asenso mo, yung tinatawag natin na patulong mindset. Naku, napaka-common yan sa mga Pilipino. Ano ba yung patulong mindset na yan? So, unang-una, syempre, yung iba, may mga kamag-anak, okay, siguro hindi mo na papasok ngayon.
kasi papadala naman ako ng tita ko. Siguro okay lang muna na ito lang yung negosyo natin kasi kumikita pa naman yung kapatid ko na back upan pa ako. Siguro magbi-business ka, may puhunan ka, ay hindi ko muna i-start yung business ko. Okay pa naman yung negosyo ni mami, nabibigyan pa naman ako. Siyempre may inaasahan tayo, siyempre may nagbibigay sa'yo, humihingi tayo ng tulong, nakaka-hold din po yan. Okay, walang problema no, nakaka-receive tayo ng tulong sa kamag-anak, sa kaibigan. Pero di ba? Okay, in a long run hindi ka naman lagi mabibigyan ng tulong. Okay? And then pag dumating na sa point na wala nang tumutulong sa iyo, dumating na sa point na medyo tumanda ka na, medyo nawala na yung skills mo, nabawasan na yung energy, yung vitality ng buhay mo, wala nang tutulong sa iyo, paano ka pa mag-start? Okay, habang bata ka, habang kaya mo, habang talented ka pa, habang maganda pa yung idea mo, ngayon pa lang, iwasan mo nang humingi ng tulong kung kaya mo naman. Okay, malaking bagay yan. And isang negative pa, hindi naman hindi ko naman lalahatin ha. Isang negative things pa, pag humingi ka ng tulong, hindi guys, again ha, hindi sa lahat to ha. Pag ikaw naman ang hiningian ng tulong, mag-e-expect sila na tutulungan mo sila. Okay, parang utang na loob yung mangyayari. Okay, guys, mas maganda yung umasenso ka na wala kang utang na loob. Okay, mas maganda yun. Pero hindi ka naman sinasabi na requirement yun ha. Mas maganda kung aasenso ka nang ikaw lang yung nagsagwa ng sariling bangka mo. Mas mapifeel mo yung achievement mo. Believe me, nangyari sa akin yan. Okay, so patulong mindset. Try natin tanggalin yan kung kaya natin mag-isa gumala, kung kaya natin umasenso with our ideas, with talent, why not? Okay, why not, di ba? And yung number 3 natin, yung tinatawag natin na okay na to mindset. Okay, common din yan guys, no? Yung tipong nagbukas ako, for example, nagbukas tayo ng sari-sari store. Okay, maganda naman yung kita ng sari-sari store. Pero may potential earning ka, meron pwede ka pang magbukas ng ibang branch, isipin mo lang, okay na ako dito. I will settle for this one kasi maganda naman yung income na to. Similar thing na pag nasa trabaho ka, uy, okay naman yung position mo pero may mas magandang position, okay yung talent mo doon. Ay hindi, okay naman ako sa position ko. Hindi ako napapagod dito. Bumapasok ako ng 8 oras, nakaka-uwi ako. Yung mga okay na to mindset guys, kumbaga yung comfort zone mo, okay nandudun ka lang. Ayaw mo nang mag-breakthrough kung nasaan ka. Kumbaga, ayaw mo nang mag-level up. Okay na ako sa level 10. Ayoko na pumunta ng level 15. Ayoko na pumunta ng level 20. Level 10, kumikita naman ako dito. Level 10, napapakain ko naman ng sapat yung pamilya ko. Kumbaga, ayaw mo na talaga mag-explore. Okay? Ayan yung tinatawag natin na okay na to mindset. No? So guys, again, no, yung mga mindset na yan, ayan din yung mga bagay na talaga nakakapag-slow down, nakakapigil ng mga pag-asensyo natin. Okay? Yung okay na to mindset para sa akin guys, maraming ganyan ngayon. Kayo, napakabata nyo pa, talented kayo, madami kayong ideas, okay? Pero syempre nga, nagsisettle kayo kung ano kayo, kung ano yung meron kayo ngayon, okay, hindi nyo alam na madami pa pala kayong ma-explore. And then yung sa okay na to mindset guys, no, ipapasok ko tong number 4 kasi ito yung kakambal niya. Yung tinatawag natin na fear mindset or yung takot. Okay, kaya nagkakaroon tayo ng okay na to kasi nga nagkakaroon din tayo ng takot. Okay, baka mamaya isipin nyo, mamumuhunan tayo dito, tapos malulugi naman pala. Mag-a-apply ako dito, tapos mapapagod naman pala ako. Baka mamaya yung health ko, mapahamak pa. Yung mga tipong ganun. Guys, syempre, naiintindihan naman natin yan. Kahit ako, may mga takot naman din ako sa mga bagay-bagay. May mga negosyo din naman ako syempre na nagkakaroon ako ng fear pasukin, nagkakaroon din ako ng doubt, syempre baka mamaya pera yung pinag-uusapan natin dyan. Pero yun nga guys, no, unang-una, kaya nakakaramdam ka ng fear na mindset kasi nga kulang yung kaalaman mo sa isang bagay. Okay, kulang din yung mga information mo sa mga isang bagay. Syempre, unang-una sa lahat guys, no, para mawala mo yung fear, para ma-overcome mo yung mga takot na yan, bukod sa lakas ng loob, kailangan mo din talagang alamin yung mga bagay-bagay bago mo yan pasukin. Kailangan mo mag-research, kailangan mo magkaroon ng ideas, kailangan mo makipag-usap din sa ibang tao. Okay, huwag ka naman makikipag-usap sa negative na tao, makipag-usap ka sa mga neutral na tao. Okay, ibig sabihin ng neutral, hindi positive, hindi negative, nasa neutral lang sila. Okay, mas okay kausapin yon kaysa yung mga positive na tao. Baka mamaya, sobrang positive, scammer na pala yung kinakausap mo. Mahirap din naman yon. Okay, para sa akin, fear, mindset, number 4 natin yan. And syempre, yung number 5 natin,
Bago ko sabihin yan, unang-una maraming salamat sa lahat, okay, ng viewers, subscriber natin na dadagdagan at dadagdagan tayo everyday. Thank you very much sa walang humpay na suporta dito sa Buhok Gaming Channel. And mamimigay po tayo ng GCash worth 200 pesos. Pacheck na lang po yung Facebook page natin, yung link nasa description or yung link ipipin ko na rin sa comment section. Guys, mamimigay ako ng GCash sa 1 lucky viewers natin for today worth 200 pesos. Double check nyo na lang yung mechanics sa Facebook page natin, okay? And syempre, yung number 5 natin, walang iba kundi yung tinatawag natin nagmamadali mindset o yung kumbaga para ang term ko talaga dito, bida-bida. Okay, pasensya na kayo pero yan talaga yung term namin dyan, no? Yung bida-bida na mindset. So ano ba yung mga nagmamadali Buhok Gaming? So unang-una sa lahat, guys, itambal na din natin, no, yung sa fear mindset. Yung ito naman na sobrahan. Kumbaga, meron siyang nalaman na pwede niyang pagkakitaan, meron siyang nalaman na potential na trabaho, wala nang research, wala nang aral-aral, wala nang tanong-tanong, shum! Pupuntahan niya. Shum! Papasukin niya. Okay, yun yung mga nagmamadali mindset. Kulang ka sa informasyon. Okay, kulang ka sa idea pero papasukin mo. So anong mangyayari niyan? Mamumuhunan ka. And then since kulang yung kaalaman mo, ano mangyayari sa puhunan mo? Baka mamaya nalulugi ka na, hindi mo pa alam. Baka mamaya napapagod ka na sa trabaho mo, go ka pa rin. Kasi nga, nagmadali ka masyado, okay? Hindi mo pinag-aralan yung isang bagay, okay? Mahirap yan, guys. Walang problema maging aggressive, huwag ka lang magmamadali masyado. Okay, huwag ka lang papasok sa isang bagay, isang negosyo, isang trabaho, isang opportunity na kulang ang information mo. Again, madaming scammer, madaming manloloko na nasa paligid mo. Habang umaakyat po tayo pataas sa pag-asenso, okay, isipin natin, madaming scammer na sumasabay dyan. Nasa paligid lang po natin yan. And then yung mga scammer na yan, wala pong magagawa yan kung meron kayong research, kung meron kayong idea, kung meron kayong proper mindset. Okay, kung gusto nyong matutunan pa about mindset, positive, paano kumita, okay, mga ibang investment, huwag kayong mag-alala dito sa Buhok Gaming, tutulungan ko po kayo. Okay, marami tayong magiging content na alam kong makakatulong sa inyo dahil alam ko at this very moment halos lahat naman ang nanonood ngayon gustong umasenso, gustong kumita, gustong yumaman. I feel you guys, okay, nang galing din ako dyan, gusto ko din i-share, no, yung mga nalalaman kong positive ways para sa inyo lahat. And syempre, always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!